Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Ngayon nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, topic natin or pag-uusapan natin at i-share ko sa inyo ang top 10 na pinakamakapangyarihang mga bagay, feng shui item, para ma-improve ang iyong buhay. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong mauuna sa mga kaabang-abang nating vlogs at live na gagawin natin dito sa YouTube channel na ito. Naisip mo na ba kung paano mababago ang sinaunang karunungan ng modernong buhay? Tuklasin ang mga makapangyarihang feng shui item na nagbabago ng mga tadhana sa loob ng maraming siglo. Ang feng shui ay isang sinaunang sining at agham. Matagal nang iginagalang para sa kakayahang balansehin ang enerhiya, itaguyod ang pagkakasundo at ihatid ang kaunlaran sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagsasama ng ilang partikular na bagay sa ating mga lugar na tinitirahan o sa trabaho, may impluwensyahan natin ang daloy ng chi energy at gawing mga sanctuary ng positivity ang ating kapaligiran. Ang gabay na ito ay sumisisid ng malalim sa nangungunang 10 pinakamakapangyarihang feng shui item na nangangako na pagagandahin ang iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kaya tutuklasin natin isa-isa at ano ang meaning ng mga makapangyarihang feng shui items na ito. Sa kasaysayan, ang feng shui ay nakalaan para sa mga maharlika lamang noon na gustong tiyakin ang kalusugan, kayamanan at tagumpay ng kanilang mga pinaghaharian, ng kanilang mga teritoryo. Ito ay pinaniniwalaan na ang paghahanay ng mga estruktura sa tamang enerhiya o chi ay maaaring maghatid ng kaunlaran at magandang kapalaran. Nasa puso ng pilosopiyang ito ang konsepto ng chi o life force energy. Ang universe ayon sa feng shui ay puno ng enerhiya na ito at kapag ito ay nasa balanse, ito ay magdudulot ng mabuting kalusugan, kayamanan at maraming blessings. Gayunpaman, kapag ang chi ay hindi magkatugma o nahaharang o nabablak, maaari itong magresulta sa kasawian, kasamaang kalusugan at negatibong mga pangyayari sa buhay. Ang mga mahuhusay na item sa feng shui ay lumilitaw bilang mga tool upang manipulahin, gamitin at i-redirect ang chi na ito upang makinabang ang mga individual at ang kanilang mga tahanan, opisina o anumang spasyo. Ang bawat bagay ay puno ng simbolikong kahulugan at pinaniniwala ang nagtataglay ng kakaibang enerhiya. Halimbawa, maaaring itaboy ng ilang item na ito ang mga negatibong pwersa habang ang iba ay maaaring makaakit ng mga partikular na pagpapala tulad ng kayamanan, kalusugan o di naman kaya pag-ibig. Sa paglipas ng napakaraming siglo, habang ang pagsasanay ng feng shui ay lumalaganap sa kabila ng mga maharlikang pamumuhay at mga hangganan, ang mga bagay na ito ay nagiging mahalaga para sa mga sinumang nagnanais na gamitin ang kapangyarihan ng feng shui. Ang mga ito ay nagsisilbi hindi lamang bilang mga aesthetic o pangdekorasyon na karagdagan sa mga espasyo, ngunit bilang mga makapangyarihang kasangkapan na kapag inilagay ng may pag-iisip ay maaaring magbago sa buhay ng isang individual o pamilya na magdudulot ng swerte, kasaganahan at kagalingan. Una sa listahan natin ay ang Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay hindi lamang isang matikas na item sa dekorasyon, kundi isang katalista, a catalyst na para sa swerte, kasaganahan at pagkakaisa. Kapag pinipili ang halamang feng shui na ito, tandaan ang kahalagahan ng mga tangkay nito. 3 para sa kaligayahan, 5 para sa kayamanan, at 7
para sa kalusugan. Upang epektibo magamit ang enerhiya nito, iposisyon ito sa silangang sektor ng iyong espasyo na sumasalamin sa kalusugan at lakas ng iyong pamilya. Paano gamitin ng tama? Tiyaking nakakakuha ang iyong lucky bamboo ng sapat na direktang sikat ng araw. Baguhin ang tubig nito o palitan ang tubig nito bawat linggo at ilayo ang halaman sa direktang aircon o di kaya heater sa iyong tahanan. Pangalawa sa listahan natin ay ang Laughing Buddha o yung tumatawang Buddha. Ang masayang figurang ito ay higit pa sa isang nakangiting mukha. Kumakatawan sa kaligayahan, kasyahan at kasaganahan. Ang Laughing Buddha ay dapat maghawak ng isang kilalang lokasyon sa iyong sala na kumikilos bilang isang magnet para sa mga positibong enerhiya. Paano gamitin ng tama? Araw-araw kuskusin ang tiyan ng Laughing Buddha sa isang clockwise na paggalaw para sa dagdag na swerte at positibong enerhiya. Pangatlo ay ang Feng Shui Chinese Coins. Sinasagisag ang makapangyarihang pagkakaisa ng langit, lupa at sangkatauhan. Ang mga Feng Shui Chinese na barya na karaniwang tinatalian ng pulang laso o tali ay ang mag-aakit naman ng kayamanan. Paano gamitin ng tama ang mga ito? Isabit ang mga ito sa loob ng iyong pangunahing pintuan, main door, upang mag-imbita ng kaunlaran. Iwasang ilagay ang mga ito sa banyo o hindi ka nais-nais ng mga lugar kung saan maaaring walang tigil ang enerhiya. Pang-apat, bagwa na salamin or bagwa mirror. Ang salamin ng bagwa ay isang proteksyon na elemento na pumipigil sa mga negatibong enerhiya at mga negatibong nilalang. Ang bagay na ito ay mahalaga sa pag-redirect ng enerhiya. Paano gagamitin ng tama ang bagwa? Ilagay ito sa labas, lalo na kung direkta kang nakaharap sa anumang potensyal na mapagkukunan ng negatibong enerhiya tulad ng isang puno o matalim na sulok or yung tapat ng bahay ninyo, the sharp edge ng kanilang bubong nakatutok sa tahanan ninyo. Tiyaking hindi ito nagpapakita ng anumang kapaki-pakinabang na enerhiya. Panglima ay ang Dragon Turtle. Sa lakas ng isang dragon at sa pagiging matatag ng isang pagong, ang Feng Shui item na ito ay sumisimbolo sa suporta at determinasyon sa iyong karera. Paano mo naman gagamitin ito ng tama? Ilagay ang Dragon Turtle sa likod o sa kilid kung saan ka nagtatrabaho. Tiyaking nakaharap ito sa iyo na nagpapahiwatig ng suporta. Pang-anim, Money Frog or tinatawag ng iba Golden Toad. Isang iconic na simbolo para sa kaunlaran ang Money Frog. Ito ay umaakit ng kayamanan at binabantayan ito ang kayamanan. Madalas na nakikitang may hawak na barya sa bibig nito. Ito ay isang makapangyarihang bagay para sa sinumang nagnanais ng katatagan pagdating sa pinansyal o pananalapi. Paano mo naman ito gagamitin ng tama? Ilagay ito malapit sa pasukan ng iyong tahanan, ngunit hindi direkta sa tapat ng pinto. Dapat ito nakaharap sa loob ng bahay na sumisimbolo ng pagpasok ng kayamanan. Pangpito ay ang Pishu. Si Pishu, isang celestial na nilalang, ay may matakaw na gana sa ginto at pila na sumisimbolo sa pagkahumaling at proteksyon sa kayamanan na ginagawa itong isang biyaya para sa mga negosyante. Kaya kung ikaw ay negosyante, siguraduhin mayroon ka nito. Paano mo naman ito gagamitin ng tama? Ituro ang pisyo patungo sa pasukan ng iyong tahanan o opisina. Kung isinusuot ito bilang isang necklace or bracelet, tiyaking nakaharap ang ulo nito sa labas. Pangwalo ay ang Crystal Lotus. Bukod sa kagandahan, ang lotus ay nagpapahiwatig ng dalisay at kapayapaan. Sa Feng Shui, ang isang kristal na lotus ay maaaring magkalat ng bahaghari ng liwanag kapag inilagay malapit sa isang bintana na nagpropromote ng positibong daloy ng enerhiya. Paano naman ito gagamitin ng tama? Ilagay ito malapit sa isang bintana, lalo na sa timog kanlurang sektor, upang isulong ang pag-ibig at pagyamanin
ang aspeto ng relasyon. Second to the last na tayo, ito ay ang feng shui fish. Sa feng shui, ang isda ay kasing kahulugan ng kasaganahan, lalo na ang goldfish at koi. Kadalasan sa mga set ng 9 ay maaaring magpasigla sa mga sektor ng kayamanan, 9 goldfish or 9 koi. Paano gamitin ng tama? Kung gumagamit ka ng aquarium, tiyaking laging malinaw at malinis ang tubig. Ilagay ito sa hilaga o timog silangan na sulok ng iyong living space para pinakamainan ito sa enerhiya. Panghuli ay ang Guan Yin Statue, nananawagan ng kapayapaan at pakikiramay. Si Guan Yin, ang diyosa ng awa, ay tumatayo bilang isang sagisag ng katahimikan at espiritual na paglago. Marami ang humihingi ng patnubay kung paano manalangin kay Guan Yin, na naglalayong pasiglahin ang isang mas malalim na koneksyon at maihatid ang kanyang mapagkawang gawa na enerhiya. Paano gamitin ng tama? Ilagay ang kanyang rebulto sa hilagang silangang sektor ng iyong tahanan, sa perpektong lugar sa isang mataas na platform. Tiyakin na hindi ito inilagay sa mga silid tulugan o banyo upang mapanatili ang kabanalan at paggalang sa nauugnay sa kanya. At yan po ang 10 makapangyarihang item o bagay sa feng shui. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang impormasyon, kaalaman, gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin hindi lamang ng swerte, kundi ng mga blessings. At higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposition sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagtitiwala at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ka pang YouTube channel, Franz Byron PH. Bisitahin nyo yan, mag-subscribe din po kayo dyan. And also, follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat lagi!